Hello everyone, I am Amkat and welcome to my YouTube channel. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano nagko-compare at nag-arrange ng decimals. Umpisahan na natin. Okay, so meron tayong example dito, 38.97621. Sa example natin na ito, nakikita nyo, merong tuldok. Ang tawag natin dyan ay decimal point. Yan. So, itong decimal point na to, hinahati niya yung mga numbers natin sa dalawang bahagi. Ano yung mga yun? Lahat ng nasa left ng decimal point, tawag natin dyan whole numbers. At lahat naman ng nasa right, yan yung decimal part. Okay? So, umpisahan na natin. Ano ang whole number sa example na to? Itong lahat ng nasa left. At ang whole number, ibig sabihin, 38. Ngayon, aralin naman natin yung place value ng mga nasa right. Okay, so yung decimal point, ito yon. Ang pinakaunang digit na nasa right niyan ay tatawagin nating tens. Susunod, pangalawang digit mula sa right ng decimal point, tatawagin naman natin yung hundreds. Kung mapapansin mo, nilalagyan natin ng THS sa dulo. Next, yung pangatlong digit, ito naman ay tatawagin nating thousands. Yan, with THS pa rin yan. Next, pang-apat na digit, tatawagin nating 10,000s. At yung pang-lima, tinatawag naman natin niyang 100,000s. Ayan, so dapat familiar ka sa place value ng decimal part natin. Yan. So, tens. Oh, hindi na lang kasya, no? Pero may THS po doon. So, tens, hundreds, thousands, ten thousands, hundred thousands. Next tayo. So, kapag tayo ay nagko-compare ng decimals, ang mga symbols na pwede natin gamitin ay ito. Yan. Greater than ang basa natin dyan. Kapag itong symbol na to ang meron tayo, ibig sabihin, yung unang number, mas malaki kumpara sa sumunod. Next, ito namang symbol na to, ang tawag natin dyan ay less than. Ulitin natin, ito ay greater than. Yung susunod ay less than. Okay, so pag sinabi natin less than, mas nauuna yung maliit kumpara sa malaki. At yung pangatlong symbol na pwede natin gamitin ay equal. So pag sinabi namang equal, parehas lang sila ng value. Okay, umpisahan na natin. 0.67, ikumpara natin sa 0.68. Ngayon, ang dapat mong unang tinitignan ay yung whole number. Ang whole number sa dalawang ito ay 0. So, parehas lang sila. Pag parehas lang, susunod mo nang titignan ay yung unang digit sa right ng decimal point. So, ito, 6-6. Kinumpare natin, parehas lang. So, ibig sabihin, umusog ka na naman, pumunta ka sa susunod na digit. This time, 7, 8. Ano mas malaki? Diba yung 8? Mas maliit yung 7. So, kung mas maliit yung naunang number kumpara sa sumunod, less than ang gagamitin nating symbol. Kung saan nakaturo yung patusok, ayan, kung saan nakaturo yung patusok, nandun yung maliit. Okay? So, another example. 0.7, i-compare natin sa 0.59. Gaya ng ginawa natin kanina, unahin mo yung whole number. Ang whole number dito kasi parehas na 0. So, ibig sabihin, lipat ka. Susunod na digit na tayo. 7 and 5. Compare mo yung 7 and 5. Mas malaki yung 7 kumpara sa 5. Tama? So, kung mas malaki yon, ibig sabihin, mas malaki yung unang decimal natin kumpara sa pangalawa. So, in short, greater than ang symbol na gagamitin natin. So, yung maliit, yung patusok, nakaturo dun sa maliit. Yun yung palatandaan natin. Next tayo. 0.3, compare natin sa 0.34. Diba sabi ko, tumingin muna sa whole number. E parehas. Kung parehas, lipat ka ng digit. So, yung susunod na digit ay yung nasa right ng decimal point. Yan. 3-3, parehas na naman. Kung parehas, lipat ka na naman. Dito, wala ka na nalilipatan, tama? Dito sa una nating decimal. Pero kung wala yan, ibig sabihin 0 yan. So, dito, 4.
0 kumpara sa 4, kung wala ka nakita dito, 0 kumpara sa 4, mas malaki yung 4. So, ibig sabihin, mas malaki yung pangalawa natin kumpara sa una. Gagamitin natin yung symbol ay less than. Sa nakaturo, yung maliit, edi sa maliit, ito yung ating patusok. Yan. Tuturo siya sa maliit na number. Yung ating opening, pupunta doon sa malaki. Okay, next tayo. 42.875, i-compare natin sa 423.95. Ngayon, tignan natin yung part na whole number. Yung whole number ay yung digits na makikita mo sa left ng decimal point. Yan, whole number yan. This time, 42 ang nasa left side natin. Itong decimal natin sa right, 423 siya. So, ibig sabihin mas malaki siya, tama? So, ibig sabihin, ang gagamitin natin symbol ay yung nakatapat sa kanya yung malaking part ng symbol. So, ibig sabihin, less than ang symbol na gagamitin natin. Mas maliit itong nasa left kumpara sa nasa right. Okay po? Yan. Nag-compare na tayo ng decimal. Pwede naman tayo ngayon mag-arrange ng decimals. So, dito, ang sabi, i-arrange daw natin siya in ascending order. Pag sinabing ascending order, mag-umpisa tayo mula sa maliit papunta sa malaki. Ngayon, tinan mo yung mga given. 7.6, 7.15, 7.23, 7.2. Kung nahihirapan kang i-compare itong mga decimals na to, pwede mo silang pagpantay-pantayin. Halimbawa, ito yung decimal point. Isang digit lang to. Ito yung decimal point, dalawa. Decimal point, dalawa. Decimal point, isa. Gawin mong tigda dalawa. Paano mo magagawa yun? Bakit tigda dalawa? Kasi dalawa yung pinakamataas na digits na meron ka sa right side ng decimal point. So kung gagawin natin dalawa dito, yan, mag-add ka lang ng zero. Dalawa na to, okay na yan. Dalawa na to, okay na yan. Itong 7.2, isa lang siya, di ba? Isa lang yung digit sa right. So, dagdagan mo, 0. Yan. Palatandaan mo lang yung mga yan. Ngayon, pare-pareha silang 7. Mas madali na tayo mag-compare. Yan. So, umpisahan natin. Ito 7.60, 7.15, 7.23, 7.20. Ano ang pinakamaliit? So, ang pinakamaliit ay 7.15. Yan. Ito yun. Susunod na sa 7.15 ay 7.20. Tama? Ito. Kaso, pag sinulat mo siya, syempre, tanggalin mo yun yung palatandaan nilagay mo. So, ito ay magiging 7.2 na ngayon. Yan. Anong susunod sa 7.20? Diba yung 7.23? Ito. So, lulagay mo 7.23. And next, ito ang pinakalast natin. Siya ang pinakamalaki. Dahil originally, yan ay 7.6. So, ilalagay natin, sagot natin ay 7.6. This time, na-arrange na natin yung decimals mula maliit papalaki. So, ibig sabihin, ito ay naka-ascending order na. Next, baliktad naman ngayon. Let us arrange the numbers in descending order. Descending, ibig sabihin, pababa. Pero, i-check muna natin yung mga decimals na meron tayo. So, in this example, pare-parehas na naman sila ng whole number. Pare-parehas sila na 9. So, in short, ang titignan natin ay yung decimal part. Pero sabi ko nga kanina, kung gusto mo maging madali ang pagsagot, gawin mo silang pare-parehas. Kung ilan yung digits ng mga numbers na nasa right, pagpantay-pantayin mo silang lahat. So, ito isa. Dalawa. Ito tatlo. Ito isa. Ang pinakamataas, tatlo. So, gawin nating tigta tatlo. So, ito 9.7 para maging tatlo, add zeros. Dalawa. Tatlo na. Ito 0 tsaka 7 para maging tatlo, add 0. Tatlo na to. And then yung 1, para maging tatlo yan, tagdagan natin ng dalawang 0. Yan. Kung titingnan mo, ano ang mga numbers na meron ka? 9.700, 9.070, 9.007, and 9.100. Descending ang pinapagawa sa atin. Kung descending, ibig sabihin, mag-uumpisa tayo sa malaki, papunta sa mababa. Ano ang pinakamalaki? Okay, tinan mo to. 700 ang value ng nasa right. 700, pero originally,
yan ay 9.7. So, isusulat lang natin siyang 9.7. Tapos na tayo dyan. Ang sumunod, 70. Ito 7 lang. Ito 100. Ito yung gagamitin natin kasunod. Pero originally, yan ay 9.1. So, isusulat natin siya 9.1. Next tayo. Lagyan mo ng, pwede mo lagyan ng quit para maghiwa-hiwalay sila. Next tayo. So, 9.070, 9.007. Ano yung susunod na mas malaki? Diba? 9.070. Pero originally, yan ay 9.07. And last, so ito na yung pinakamaliit natin, this is 9.007. So yung sagot natin kanina, para lang malinaw sa'yo, pwede mo lagyan ng kuwit yan. Yan, para mapakita ang hiwa-hiwalay yung mga numbers na meron tayo. Please subscribe to my YouTube channel, Project Kath. Thank you for watching!